guys! Welcome back to my channel, My Little Cucina. Ngayon po, magluluto po tayo ng ketchup fried chicken. Meron po tayong 2 kilos of chicken, salt, ground black pepper, garlic, ginger, ketchup, onions, soy sauce, and oyster sauce. Ngayon po, gagawin po natin. Ang unang gagawin natin ay lalagay ko po dito yung chicken. Ginawa ko na po to kasi kanina kaya may mga takot bago ako naligo. So, ito. Ganito po, lilinisin po maigi, tanggalin yung mga parang madulas-dulas dyan, saka yung mga taba-taba. And then hiwain po kung saan yung makapal na side malapit sa buto. Kasi yun po ang mahirap lutuin. So, ilalagay po natin dito. Lahat. Tapos ilalagay po natin yung ating asin. Saka yung ating ground black pepper. Tapos yung ating garlic, saka yung ating ginger. Tapos yung ating seasoning soy sauce. Tapos yung ating oyster sauce. Ang gagawin ko po, lalamasin po natin kaya siguraduhin po na malinis ang ating kamay or may gloves po tayo. Mas maganda yung lalamasin natin yung doon sa loob para kumapit yung lasa at saka matanggal po yung lansa. Siguraduhin po natin na na-covered po sila lahat ng ating mga ingredients. Ang bango po. Ngayon pa lang ang bango na dahil sa ating ginger, ground black pepper, seasoning soy sauce, oyster sauce, and garlic. Kailangan pupunasan natin yung loob para siguradong kapit na kapit yung lasa saka masarap at tanggal yung lansa. Ganun lang. Tapos ngayon po, ilagay po natin yung ating onions. Tapos mag-ready po tayo ng ating kawali. Dahil pakukuluan po natin to para sipsipin talaga yung lasa niya. Okay, nandito na po yung ating kawali. Yun na po natin. And then ilagay po natin yung ating chicken na sinimplahan po natin kanina. Tapos haluin po natin ng maigi. Okay, nalagay na dyan. Ngayon, ilagay po natin yung ating ketchup.
po natin. Tapos ilagay po natin yung ating water. Takpan po natin at saka i-simmer po natin ng 30 minutes. Pag once kumulo na siya, nasa high siya ngayon, pag once kumulo na, low to medium heat para hindi po siya maubos kagad yung sabaw at saka habang mahina lang yung apoy, maganda yung pagkaluto. Ngayon tingnan po natin kung kumulo na ba. Ayan, kumulo na siya. And then, haluin lang natin. Then, takban po natin muli at saka painaan po natin yung apoy. Hayaan lang po natin siyang isimmer natin ng for 30 minutes. Tingnan po natin. Na-reduce na po yung kanyang tubig. Tatanggalin na po natin. Okay na siya pagkatapos ng 30 minutes. Lipat po natin sa plato. Then, palamigin po natin. Pwede po lagay nyo sa fridge. Palamig. Pwede din po air dry lang. Ako iiwan ko lang po siya sa labas. Ngayon po, yung ating sauce na natira dito, huwag nyo pong itapon. Kasi nandito po yung lasa. Pwede po natin gawing sausawan. Haluin nyo lang ng haluin na para medyo mabawasan pa siya ng sabaw. I mean, mag-evaporate pa yung ano niya, sauce niya. Para talagang yung matitira yung talagang malapot na malapot na. Ito, nandito po yung lasa niya. So, huwag nyo pong itapon. Sayang naman. Masarap po siyang sausawan. Okay na po ito. Malagkit na. Ito ang ating gagamiting sausawan sa ating ketchup fried chicken. Okay, ready na po itong ating chicken. Malamig na po. So, i-fry na po natin. Pagkain natin hanggang sa maubos lahat. Sandali na lang po natin i-fry kasi luto na po ito. Okay, nabaliktad na po natin yung kabilang side. So, tanggalin po muna natin and then i-rest natin ng 3 to 5 minutes and then ipa-fry po natin ulit para mas malutong yung ibabaw at moist sa loob. Ganun po ako magplato. Palaging may second frying. Na yung ating second frying ng ating chicken. Medyo palakasan natin ng konti. Itarin na po natin. Ito na yung gusto nating makuha na texture sa ibabaw. Aray ko, may kasama pang paso, ha? Hindi ka marunong magluto pag wala kang mga paso. Sabi nila. Tingnan natin. Okay na. Tatanggalin na natin. Okay na natin yung apoy. Ilagay po natin sa ating plato. Ito na po ang ating ketchup fried chicken. Subukan nyo po at tsak magugustuhan ng yung mga anak at hindi lang po mga bata, kundi tayo din pong mga matatanda. Sa muli po, ito po ang inyong lingkod na nagsasabing ang pagluluto ay walang sinusundan,
Lahat po tayo may kanya-kanyang paraan. Please like and share. Don't forget to subscribe. Thank you for watching. Bye!